myself, na-diagnose po ako, brain tumor. Dapat po, ma-operahan ako. Kaso, ano, natanong ko po sa doktor kung ano pong mangyayari sa akin. Sabi po kasi sa akin, after ng operation, ma-ano daw ako, ma-paparalyze. Kaya naman nag-desisyon siyang huwag nang magpa-opera pa. Kasi nung sinabi ng doktor na hindi na ako makakakita, masakit siyang pakinggan kasi dati kang nakakakita tapos biglang mawawalan ng paningin. Bakit ganun? Bakit sana dinawarami ng tao? Ikaw pa yung ganun. Pero kahit nga lugmok sa dilim, pilit pa rin inaalilag ni Karla ang pagbangon. Kaya nang magkaroon ng opening ng trabaho ang isang restaurant sa Makati para sa mga katulad niyang may kapansanan sa paningin, hindi na raw siya nag-atubili. Dito natanggap siya bilang isang waitress. Walo sa mga staff dito mayroong visual impairment. Dahil ang restaurant na ito, sadyang patay ang lahat ng ilaw habang kumakain ang mga customer. Maging ang mga magsisilbi sa iyo. Walang suot na kahit anong night vision goggles at ang iba'y visually impaired. Kasama niya rito ang kaibigan si Kay na nagsisilbi niyang mata sa tuwing sila'y lalabas. Pero mismo si Kay, visually impaired din dahil sa TB meningitis at lupus na tumama sa kanya noong 2008. Lalo sa iba't sa nakaharang. Paganyan, nakatingin ako sa diretsa, nakatingin ako sa mukha mo pero hindi ko nakikita. Nakaganyan ako, hindi ako nakatingin diretsa pero medyo nakikita ko. Sa kabila nito, pilit silang namumuhay ng normal ni Karla. Tagay na lamang ng simpleng paggamit ng mga gadgets. Hindi na mahirap para sa katulad nila Karla mag-text, tumawag, o maging ang mag-browse sa social media. Sumama ko kina Karla at Kay para malaman ang pang-araw-araw nilang pinagdaraanan papasok sa trabaho. Ito ang araw-araw na ruta ni Karla papunta sa kanyang trabaho pa Makati. Alito kami yung isa sa nag-aantay kami na biyaheng Guadalupe. Kanya na din eh. Pag sa piso, ito, may gaspang siya. Kaya makakapang siya. Diretso yun. Tapos, pag sa 2 piso naman, wala tayong sabo. Pero, yung sabo, may magaspang, tapos wala. Tapos magaspang, tapos wala. Ganun po siya. At walang alam. Matapos ang halos 30 minuto, nakarating na kami ng Guadalupe. Pero hindi pa rito nagtatapos ang biyahe namin na Karla dahil mula sa pinagbabaan namin, kailangan pa namin maglakad at sumakay ng jeep papunta sa restaurant. Mabayad po. Dalawang BWD sa kaisang regular. Ito daw po, maabot po. BWD na. Kanina nakakatuwa, yung pinaliwanag sa akin ni Karla kung paano niya tinatandaan yung pera. Sabi niya, yung pagtiklop niya, alam niya na 20-20 muna yung makikita niyang pera dapat. O 20-20 muna yung nakalabas na pera. Pagdating dito sa Haji, minunod niya. Sabi niya, ito, hiwalay ko na yung 20. Kasi pinatandaan talaga niya na yun yung pagkakaayos niya ng pera. Ilang saglit pa, bumaba na kami ng jeep at naglakad ng kaunti. Gano'n pa kalayo? Kung ilang minutong lakarang pa to? Malusakit. 3 minuto lang, napakalapit lang. Paminsan-minsan, nakapilok si Karla. Malusakya. Pero ang ilang lupa o hanggan, tila memorya doon na niya. Apo hotel na tayo. O, ang galing, alam mo na rin kasi. Lubi ko na. Pagdating namin sa restaurant, agad na nagbatian ang mga staff at nagsimula ng mag-release ng kanilang mga uniforme dahil ilang minuto na lang, magsisimula ng dumagsa ang mga customer.
Ang sumalubong sa kanila, ang receptionist na si May na visually impaired. Ano po kasi, gusto ko po kasi na, ano, na makita naman nila kami in a family. Kasi usually po, nakikita ko yung mga tao pag nalaman nila na blind ka. Ay, sayang naman siya, blind siya. Kaya gusto ko po makita nila kami na masaya naman. Care about the dining total darkness and you're not allowed for the dining area without your guide's assistance. Shoulder. Okay. Shoulder po. Ito na, papasok kami sa... Papasok po tayo sa apat na kortina, ha? Wala akong palagay ko lang po yung ako. Ayan. Ayan na po siya. Ito na yung challenge. Habang nasa loob kami, abalang-abala naman ang iba pang staff sa labas sa pag-aasikaso ng aming mga kakainig. Hindi mo akalain na meron silang hirap na pinagdadaanan. Excuse me, ma'am. Your staff. Ano hindi ko alam kung tapos na ako kumain. Nalagnag ko na ba yung mga pagkain? Sa plato ko, naubos mo na. Kapalan na ako, diba? Dalang doon, eh. Agad akong kinakay ni Karla, palabas ng wako. Okay. Masakit sa mata kapag may ilaw na. So, kayo babalik ka na doon, meron ka pang customer. Yes po. Balik mo na po. Okay. Thank you. Ang galing nila. Tapos, yung bawat tao ko, Karla, yes ma'am, wala pang isang segundo na doon na ata. Ang galing, sabi niya ano doon, kasi inaral nila yun. Sa loob ng halos isang oras, naranasan ko ang mundo ng mga katulad ni Karla. Madiliman at mahirap, dapat manatili tayong positibo sa pagsalaw ng mas maliwanag na bukas, kagaya ng namumutawing pag-asa mula kay Karla at Kate.